Good morning, Amara, si Erwin na nakangiti sa kanya. Morning, tipid na bati niya, hindi na naman ito muling nagsalita. Ramdam siguro nito na ayaw niyang makipag-usap, ilang sandali na may pumasok ang nakabusangot na mukha ni Juancho. Nako Aiho, bakit naman ganyan ang mukha mo? Agang-aga eh nakasimangot ka, puna ng kanyang mama na naglalagay ng plato sa dining table, inilagay nito ang sinangag na kanin sa isang bowl. Sa halip na sumagot, tiningnan lamang siya ni Juancho ng masama, inisihan naman niya ito na lalong nagpasalubong ng makapal nitong kilay. Oh, siya kumain na muna kayo ng agahan bago kayo pumunta ng opisina, anang nanay niya na naglagay ng malinis na plato at kutsara sa table. Hindi na ho, may importante po akong aayusin kaya kailangang umalis na kami, si Juancho na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ay ganun ba, siya, sige ikaw ang bahala, mama, papasok na po ako, si Randall na nakasuot na ng uniform. Sumabay ka na samin, ihahatid ka na namin sa school, si Juancho. Talaga po kuyang astig, sige po, tuwang-tuwang sabi nito, tumango naman si Juancho. Hump, kahit naman pala papano mabait ang unggoy na ito, turan niya sa isip, mabilis namang lumapit si Randall sa kanilang mama at nagmano. Sige po aalis na kami, si Erwin na nagpatiuna ng lumabas ng kusina, isang makahulugang tingin ang pinukol nito sa kanya bago tuluyang lumabas. Gawin mo ang sinabi ko sa iyo kanina, susunduin ko kayo bago mag 9 nanograms gabi, tura ni Juancho bago siya tinalikuran. Nag-away na naman ba kayo, ang kanyang mama? Nako, hindi po mama, hindi na kayo nasanay dun. Ipinaglihi yata yun sa sama ng loob kaya laging nakasimangot, tura niya. Ay look ang batang ari pag narinig ka ni Juancho ay tiyak magagalit yun sayo, natatawang sabi nito. Nako, kahit hindi po marinig, lagi namang galit sakin, anya sa isip. Nang matapos sa pag-aayos, gumayak na sila ng kanyang mama para magpunta sa mall katulad ng sinabi ni Juancho. Bibili siya ng damit na isusuot nila mamayang gabi, kinakabahan siya sa pagkikita nila ng magulang nito, baka katulad ni Juancho, mata pobre at masama rin ang ugali ng mga magulang nito. Nagpatulong siya sa isang sales lady para humanap ng damit na babagay sa kanya, ano ba naman kasing alam niya sa mga dress eh puro malaking t-shirt at pantalon lang ang naiisuot niya. Ito po ma'am, bagay po ito sayo, anang sales lady na ipinakita sa kanya ang isang simpleng dress, cream ang kulay nito na may hindi kahaba ang manggas, hanggang may itaas ng tuhod niya ang haba noon na may maliit na belt, nagandahan siya kaya isinukat naman niya, at hindi nga siya nagkamali. Bumagay nga iyon sa kanya. Bagay na bagay sa iyo anak, lalo kang gumanda, anang kanyang mama. Nginitian niya ito, salamat po mama, wait lang po at huhubarin ko na, aniya na bumalik sa fitting room, bitbit na niya ang damit nang lumabas sa fitting room, kayo po mama, may napili na, tanong niya. Oo Amara, tugon nito, si Randall na lang ang ipili natin ng damit, sabi nito. Sige po, wika niya na ibinigay ng sales lady ang napili niyang damit. Thank you miss, pasalamat niya sa mabait na sales lady. You're welcome ma'am, nakangiting sagot nito, ngumiti siya dito, bago sila lumabas ng store ng kanyang mama, para si Randall naman ang ibili nila ng maiisuot. Bumili rin siya ng makeup para maayos niya ang sarili at mas magmukhang presentable sa harap ng pamilya ni Juancho, pag nagkita sila mamaya ni Juancho, ibabalik na niya dito ang wallet at credit card nito, yung perang makuha niya, utay-utay na lamang niyang babayaran dito. Saktong 2 PM na ng hapon nang makauwi sila ng bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto, ipinahinga niya ang kanyang katawan, nakaramdam siya ng antok kaya nagset muna siya ng alarm, kailangan niyang gumising bago mag 5 PM. Kailangan din niyang ihanda ang sarili sa pag-arte mamaya, bilang isang sweet and caring fiancé, kung hindi, tiyak malalagot na naman siya kay Juancho. Hindi siya makapaniwala sa nakikitang reflection sa salamin, siya ba talaga ito o namamalik mata lamang siya, ipinikit mulat niya ang kanyang mata para makasiguradong hindi siya niluluko ng kanyang paningin, pero totoo siya talaga ang babae sa salamin. Hinayaan lamang niyang nakalugay ang kanyang mahabang buhok, nagpahid siya ng manipis na makeup sa kanyang mukha at natural color ng lipstick, ngayon lamang niya napagtanto na maganda pala siya, pero hindi maitatago sa kanyang mata ang nakatagong lungkot, nginitian niya ang babae sa salamin na gumanti ng ngiti sa kanya. Galingan mong umarte ha para naman matuwa sa iyo si Juancho.
tok tok tok, napalingon siya sa pinto, bukas yan, aniya. Nasa ibaba na si Juancho, anang kaniyag mama, namangha din siya sa pagbabago ng hitsura nito, mula sa pagiging losyang, parang naging sophisticated ang look nito ngayon. Ganda mo mama, baka makatisag ka pa, biro niya, nako, ang batang ito alam mo namang hindi ko kayang palitan ang papa mo. Naitirik niya ang mata, wag na po kayong umasang babalik pa siya, kalimutan niyo na siya mama, move on din pag may time. Hay nako, halika na at nag-iintay na si Juancho sa ibaba, ayan ito sa kanya na nagpatiuna ng lumabas. Sige po, aniya, kinuha niya ang kanyang pouch at sumunod na dito. Blankong mukha ni Juancho ang nadatna nila sa living room, why you are taking so long, tura nito sa malamig na tinig. Hump, hindi man lang nagandahan sakin, kailan mo kaya makikitang maganda ko? Sorry, aniya, let's go, sagot naman ito, nahinawakan siya sa kamay, napakislot naman siya nang maglapat ang balat nila, tiningnan niya ng palihim si Juancho parang walang epekto dito ang pagkakadikit ng balat nila. Hawak pa rin ito ang kamay niya nang lumabas sila ng bahay, dalawang sasakyan ang nakapark, ang isa ay ang laging ginagamit ni Juancho at ang isa naman ay bago sa kanyang paningin. Nakita niya si Erwin na nakasandal sa kotse, habang naghihintay sa kanila at hindi nakaligtas sa paningin niya ang paghanga sa mata nito, habang nakatingin sa kanya. Binawi niya agad ang tingin dito, tumigil sila sa tapat ng bagong sasakyan, gumilid si Juancho sa may driver's side at sumakay, ilang saglit siyang naghintay sa labas ng sasakyan sa pag-aakalang pagbubuksan siya nito ng pinto, pero hindi, bumaba ang salaming bintana ng kotse at nakita niya ang nakasimangot na mukha ni Juancho. Tatanga ka na lang ba dyan o sasakay ka, inis na bulyaw nito sa kanya. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang inis sa dibdib niya. Kahit kailan talaga napaka-ungentleman ng lalaking ito, binuksan niya ang pinto ng kotse at halos makalas na ang pinto ng kotse sa lakas ng pagkakasara niya. Galit ka ba, si Juancho na salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya ng malapad dito, ngiting nakakaluko, ako, galit, hindi ah, may dapat ba akong ikagalit, nakangiting tura niya. Mabuti naman kung ganun, sabi nito, natanong naman niya ang kanyang mama at si Randall na sa kotseng minamaneho ni Erwin sumakay. Katulad ng sinabi ko, umarte kang parang mahal mo ako, gusto kong makita ng mga magulang ko na nagmamahalan tayo, umuwi pa sila mula sa New Jersey para makita ka kaya ayoko silang ma-disappoint pag nakita nilang hindi tayo magkasundo, naiintindihan mo ba? Oo, maikling sabi niya, good, sagot naman ito bago pinatakbo ang sasakyan. Hindi naman mahirap para sa kanya ang gusto nitong gawin, ang mahirap e pag umarte itong mahal siya, baka madala siya sa drama nito, lisipin pa lang niyang sweet ito sa kanya, para nang maraming paro-parong nagliliparan sa tiyan niya, paano pa kaya kung kaharap na nila ang mga magulang nito at umaarting mahal nila ang isa't isa, hi, Diyos ko po, help me po. Wala silang imikan habang biyahe hanggang tumigil ang kotse nito sa harap ng isang malamansyong bahay, bumaba ito ng kotse at akma na rin sana siyang bababa nang pagbuksan siya nito ng pinto, takang taka namang tumingin siya dito. Parte ito ng acting natin so huwag kang umasa na palagi ko itong gagawin, masungit na sabi nito. Hindi na naman siya ang nagkomento, at ibinaling ang tingin sa malaking bahay, ilang saglit pa dumating naman ang kanyang mga mama, nakitang-kita ang pagkamangha sa pagkakatingin sa malaking bahay, pero hindi ito nagkomento, nanatili lamang itong nakatingin. Wow, kuya, astig, ito ba ang bahay mo, ang ganda parang palasyo, si Randall na bilog ang mata. No, bahay ito ng mga magulang ko, let's go na sa loob, ayan ito na muling hinawakan ang kanyang kamay. Ito na, it's acting time, aniya sa isip, bumukas ang front door at iniluan yun ang isang may edad na babae at lalaki, na kahit may katandaan na, nababakas pa rin ang kagandahan ng babae at kagwapuhan ng lalaki, nakahawig ni Juancho kaya kung hindi siya nagkakamali, ito ang mga magulang nito. Agad ngumiti ang babae at ibinuka ang dalawang braso nito, my baby, masayang anes nito, na agad lumapit sa kanila at niyakap si Juancho, na natili namang seryoso ang matandang lalaki na hindi umaalis sa pinagkakatayuan nito, alam na niya kung saan nagmana si Juancho. Kumusta, nakangiting baling naman ito sa kanya, nahihiyang tumango siya. Oh, Iya, I'm your mama Imelda,
Masayang sabi nito na agad siyang niyakap at hinagkan sa pisngi. At siya ang Papa Carlito mo? Anito na sininyasang lumapit ang matandang lalaki na agad namang tumalima. Magandang gabi po, bati niya, ganun din sayo, sabi nito na bahagyang ngumiti. Mama Papa, ito po ang magulang ni Amara at ang kanyang kapatid, Ani Juancho. Hello bala eh, anang mama ni Juancho na agad lumapit at nakipagbeso-beso sa mama niya, para namang hindi alam ng mama niya ang gagawin, nakipagkamay naman ang papa ni Juancho. Hali na kayo sa loob at naghihintay na ang pagkain, sabi ng papa ni Juancho. Lahat naman sila ay sumunod sa sinabi nito, at sabay-sabay silang pumasok sa loob ng malaking bahay, dumiretso silang lahat sa dining area, at tumambad sa kanila ang napakaraming pagkain sa table na parang piyesta, pinaghila siya ng silya ni Juancho para makaupo. Kumain muna tayong lahat bago tayo magkwentuhan, excited na sabi ni Imelda. Hindi niya mapigilan ang sariling humanga sa angking kabaitan at kagandahan nito, dahil kahit mayaman ito hindi ito mata pobre at masungit, di tulad ng anak nito na saksakan ng sama ng ugali. Katulad ng napag-usapan nila ni Juancho, naging sweet siya, pinaglagay niya ito ng pagkain sa plato nito, ngumiti naman ito na muntik nang ikalaglag niya sa kanyang kinauupuan, for the first time, nakita niya itong ngumiti, muntik nang matuno ang puso niya sa ngiting yon. Thank you hon, malambing na sabi nito, welcome hon, malambing ding anes niya. Nakangiti namang nakatingin sa kanila si Imelda, ang sweet naman ng mga batang ito, napakasaya ko at ikaw ang mapapangasawa ng anak ko, sabi ni Imelda. Thank you po ma'am, sagot niya, oh, no Amara, just call me mama. Opo mama, nahihiyang sabi niya, hon, oh, aniya na iniumang kay Juancho ang isang kutsara ng kanin at ulam. Ngumiti naman ito, bago ibinuka ang bibig, isinubo naman niya dito ang pagkain, at halos hindi pa nito nalulunok ang pagkain nang muli niyang iaro sa bibig nito ang isang kutsarang pagkain. Han isa pa oh, alok muli niya, may laman pa ang bibig ko oh, sabi naman nito habang umunguya. Lumabi siya, please tatanggihan mo ba ako Han, kunway malungkot na sabi niya, lihim itong tumingin ng masama sa kanya, pero nginitian lamang niya ito, wala namang nagawa ito. Ibinuka nito ang bibig. Lihim siyang napatawa, halos bam-ukol na sa pisngi nito ang pagkain sa loob ng bibig, makahulog ang tumingin ito sa kanya, na parang alam nito na sinasadya niya iyong gawin. Ha-ha-ha, kahit papano nakaganti din, nagdidiwang na sabi niya sa isip. Inabutan naman niya ito ng tubig dahil muntik na itong mabulunan, napaigtad siya ng maramdamang may kumurot sa hita niya, tumingin siya kay Juancho na kahit nakangiti sa kanya ay nagbabanta ang mga mata. Humanda ka sa aking babae ka mamaya, turan niya sa isip. Matamis namang ngumiti sa kanya ang babae na halatang iniinis pa siya. After the dinner nagpunta silang lahat sa living room, uupo na sana siya sa single couch nang hilahin siya ni Juancho paupo sa kandungan nito, tiningnan niya ito ng masama pero nginisihan lamang siya nito. Ilang na ilang siya sa pwesto niya lalo pat ramdam na ramdam niya ang manhood nito sa kanyang kinauupuan. Kitang kita niya ang pagkailang sa mukha ni Amara sa ginawa niya, kung kanina, ito ang nang-aasar sa kanya, ngayon siya naman, hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit gustong gusto niyang nakikitang nagagalit ito, gumagaan ang kanyang pakiramdam pag nakikita itong umiiyak na sa galit. Pero may bahagi ng puso niya ang naghahangad na muli itong mahagkan at may akap, binura niya agad sa kanyang puso ang kakaibang damdamin na umuusbong sa kanyang puso para dito, he don't like her, sa oras na ipanganak nito ang bata, patatalsikin na niya ito sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang magiging anak. Siya na ang gagawa ng paraan para ipaliwanag sa kanyang mga magulang, pag itinanong ng mga ito kung bakit umalis si Amara sa oras na lumabas ang bata, he will find a woman na kikilalaning ina ng kanyang anak, yung nabibilang sa kilalang pamilya at hindi katulad ni Amara, muli niya itong ninisihan na lalong ikinasimangot ng maganda nitong mukha. Buiset ka talagang lalaki ka, linis na inis na turan niya sa isip habang nakatingin dito, ngising-ngisi pa ito sa kanya na lalong nagpak-ulo ng kanyang dugo. Oh, ang sweet naman talaga ng dalawang ito, di ba sweetheart, ani Mama Imelda na bumaling sa papa ni Juancho, ngumiti naman ang papa ni Juancho, bago masuyong hinalikan sa ulo ang ginang, kayo ang sweet hindi kami, kung alam nyo lang, anya sa isip. Bala eh, mukhang mabait na bata itong si Amara, si Mama Imelda.
Nako, ay totoo yan, napakabait ng anak kong iyan, siya ang nagtatrabaho para sa amin ng kanyang kapatid. Trabaho sa umaga, aral naman sa gabi, kaya proud na proud ako sa anak kong iyan, anang kanyang mama na hindi maitago ang pagmamalaki sa tinig, napapaluha naman siya sa sinambit nito. Really, halos hindi pala tayo nagkakalayo nung nasa ganyang edad ako. Nagtrabaho din ako para sa pamilya ko at doon ko naman nakilala ang ama ni Juancho, ani Imelda na buong pagsuyong tiningnan ang nakangiting asawa. Naiingit siya sa kasuwitan ng dalawa kahit may mga edad na ang mga ito ay matatag pa rin ang pagmamahalan sa isa't isa. Kayong dalawa, paano kayo nagkakilala? Ang papa ni Juancho na matiim na tumingin sa kanya, kinabahan naman siya, hindi niya alam kung anong isasagot. We've met sa isang party ng kaibigan ko, Dad. And then doon na nagsimula ang lahat, nagustuhan ko siya at nagustuhan niya ako at naramdaman na lang namin pareho na mahal namin ang isa't isa. Diba, hon? Pagsisinungaling ni Juancho na niyakap pa siya palapit sa katawan nito kaya naman napasandig ang kanyang likod sa matipuno nitong dibdib. Opo, sir, sagot niya, ang galing mo talagang magsinungaling, Juancho. The best ka, dugtong niya sa isip. Napatingin naman siya sa kanyang mama na kunot ang noong nakatingin sa kanya, na parang hindi ito naniniwala sa sinabi ni Juancho. May party ka bang pinupuntahan, anak? Kunot noong tanong nito sa kanya. Nako, patay ang naglason, aniya sa isip, amara, isip ng isasagot. May classmate ho akong nag-birthday ang pinsan, isinama ho ako, sakto naman hong sa parting yun, anden din si Juancho, aniya. Ah, ganun ba, sang ayong sabi ng mama niya, mukha namang naniwala ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Bagay na bagay kayo, siguradong pag lumabas ang apo namin, kasing ganda at gwapo ninyong dalawa, nakangiting sabi ng mama ni Juancho na animoy nangangarap pa, namula naman ang kanyang pisngi na agad namang napansin ng ginang. You're blushing, talagang mahal na mahal mo ang aking anak, ganyang-ganyan ako kay Carlito noong bago pa lang kami tura ng ginang. Han, pwede mo bang sabihin sa harap nila na mahal mo ako? Malambing na sabi ni Juancho na hinawakan ang kanyang pisngi at iniharap dito, kitang-kita niya ang pangingislap ng mata nito. At kahit hindi niya nababasa kung anong tumatakbo sa isip nito, she knows na masayang-masaya ito sa ginagawa sa kanya, nginitian niya ito, ngiting hindi umabot sa kanyang mata, sasakyan niya kung anong laro ang niluluto nito. I love you so much, hon, aniya na inilapit ang mukha dito sabay masuyong halik sa lobby nito, nabigla naman ito sa kanyang ginawa, at parang naengkantong nakatitig lang sa kanya, habang nakalapat ang kanyang lobby sa lobby nito, pero nang gagantihan na nito ang kanyang halik, mabilis naman niyang inilayo ang lobby dito at matamis itong ngumiti, kita naman niya ang panghihinayang sa gwapo nitong mukha. Sino ngayon ang talo? Ha 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 ha, nagwawaging sabi niya sa isip, pero bigla siyang napaigtad ng maramdaman ang paggalaw ng alaga ni Juancho sa kanyang pangupo, namimilog ang matang tumingin siya dito. It's your fault, bulong nito sa kanya, umalis siya sa kandungan nito, excuse me, I need to go to restroom, pag-aalibay niya para lang makalayo kay Juancho. Okay iya, lumakad ka lang sa pasilyong iyan pagkatapos lumiko ka, makikita muna ang restroom, anang mama ni Juancho. Gusto mo bang samahan na kita, hon? Nakangiting sabi ni Juancho. No, hindi na, hon, kaya ko na, aniya na fake na ngumiti dito, excuse po, aniya na mabilis na tinuntan ang pasilyo, kailangan niyang makatakas kahit sandali kay Juancho. Habang tinataluntan ang pasilyo, hindi maitatangging napakayaman ng pamilya ni Juancho, mga gamit pa lang sa loob ng mansyon. Siguradong hindi na biro ang halaga, agad naman niyang nakita ang restroom, pumasok siya sa loob at naisandal ang likod sa pinto pagkasara. Hanggang kailan kaya sila ni Juancho na magpapanggap na mahal ang isa't isa, natatakot siyang baka tuluyang mahulog ang loob dito, kahit napakasama ng ugali hindi naman niya mapigil ang sariling ma-attract sa taglay nitong karisma, ayaw niyang mahulog ng tuluyan ang sarili dito dahil alam niya sa huli siya rin ang kawawa. Ilang saglit siyang nagtagal sa restroom hanggang lumabas na siya, naglalakad na siya pabalik sa living room, nang makita niya si Juancho na lumabas sa isang kwarto, at nakapagpalit na agad ito ng damit, suot na nito ang isang black t-shirt at isang basketball short. Juancho, tawag niya dito, agad naman itong humarap at kunot noong nakatingin sa kanya. Bakit mo ginawa, ang laswa mo talaga, inis na bulyaw niya dito. What are you talking about, I'm not Juancho. Anito na salubong pa rin ang kilay.
Hoy, ikaw lalaki ka, wag mo akong pinagluluko. Anong hindi ikaw si Juancho? Sino ka sa inaakala mo ha? Aniya na nakapamewang sa harap nito. I'm Joko, anito na naghalukip-kip sa harap niya. Humagalpak naman siya ng tawa sa sinabi nito, Joko daw at nag-imbento pa ng pangalan, Hoy Juancho wag mo akong pinagtitripan ha, nanggigil na sabi niya dito. Come on, ipapakita ko sa iyong I'm telling the truth, anito na nagpaunang lumakad pabalik ng living room. Naiiling naman na sinundan niya ito. Gago talaga ang isang ito ang lakas ng trip, bulong niya habang nakasunod dito. Pagdating sa living room para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita, nagpalay patlipat ang tingin niya kay Juancho na kampanteng nakaupo sa coach at sa isa pang Juancho na katabi naman niya, maging ang kanyang mama at kapatid ay ganun din ang naging reaksyon. See, I told you, I am not Juancho, anang katabi niya. Sasagot na sana siya nang bumukas naman ang pinto ng living room at pumasok ang babaeng kamukhang kamukha niya. Hi everyone, sorry I'm late, anang magandang babae na parang modelo ang dating, mabilis itong nakalapit sa mama at papa ni Juancho at humalik sa pisngi, ganun din kay Juancho at sa katabi niyang lalaki, bago nakangiting bumaling sa kanya. Hi, you must be Amara, I'm Stella, Juancho's triplets, nakangiting sabi nito na nakipagbeso-beso sa kanya, triplets, may kakambal si Juancho, anya sa isip. Hello po sa inyo, baling naman ni Estela sa kanyang mama at kapatid na nakipagkamay sa mga ito. Mukhang gulat na gulat si Amara, hindi mo ba nasabi sa kanya, Juancho, na may dalawa kang kakambal, si Imelda na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Juancho. Tumayo naman si Juancho at lumapit sa kanya, nakaramdam siya ng pagkahilo at bago pa siya mabuwal, nahapit na ni Juancho ang kanyang bewang. Nag-aalala ang mukhang nakatingin nito sa kanya, are you okay? Nag-aalalang tanong nito. Sasagot na sana siya nang tuluyang magdilim ang kanyang paningin, at bago tuluyang mawala ng malay, naramdaman niya ang pagsalo sa katawan. Marahan niyang iminulat ang mata, unang tumambad sa kanyang paningin ang kulay puting siling, bumaba ang tingin niya at nakita naman niya si Juancho sa tabi niya na nakayupiap ang ulo nito sa kama. Habang hawak ang isa niyang kamay, mukhang nakatulog na ito sa pagbabantay sa kanya, nakaharap sa kanya ang mukha nito kaya naman napagsawa niya ang paningin sa gwapo nitong mukha. Hindi niya akalain na may mga kakambal pala ito, nakakahiya siya kanina, napagkamalan pa niyang ito si Juancho. At si Estela, parang nakita na niya ito kung saan, hindi lamang niya matandaan kung saan. Biglang bumalik sa alaala niya nang una siyang magpunta sa company ni Juancho. Ito nga pala ang muntik ng makasagasa sa kanya, tama, si Estela nga ang babaeng iyon. Kaya pala nung nakita niya ito noon pamilyar ang mukha sa kanya, yun pala kakambal ito ni Juancho at halos iisa ng mukha ng mga ito. Babae nga lang ito, pero si Juancho at si Joko, walang pinagkaiba, sa katawan sa tindig at pagsasalita magkatulad na magkatulad ang dalawa. Hindi lang niya alam kung sa ugali pareho rin ang dalawa. Bigla na lang siyang nag-collapse kanina, siguro masyado siyang nabigla sa nalaman, o baka dahil dala na rin ang kanyang paglilihi. Bumalik ang isip niya kay Juancho na napakaamo ng mukha habang natutulog, kapit pa rin ito ang kanyang kamay, lihim naman siyang kinilig. May pagkasweet din naman pala itong itinatago sa katawan. Gumalaw ito at tuluyang nagising, you're finally awake, anes nito. Matagal ba akong nawala ng malay? Yes, almost 2 hours kang walang malay. I called the doctor but she said na normal lang daw iyan dahil nasa stage ka pa ng paglilihi. Ganun ba? Salamat, kasi binantayan mo ako, hindi kita binantayan, kararating ko lang, tapos nakatulog lang ako, anito na umilap ang tingin sa kanya. Uy, talaga, bakit hanggang ngayon hindi mo pa binibitawan ang kamay ko? Natatawang sabi niya. Para namang noon lang na-realize nito na hawak ang kamay niya, agad nito yung binitawan at tumayo. Kung ano man yang pumapasok sa isip mo nagkakamali ka, nag-aalala ako sa anak ko kaya kita binantayan, yun ay dahil sa anak ko at hindi dahil sayo, anito bago mabilis na lumabas sa kwarto at iniwan siya. Para siyang sinuntok sa sinabi nito, hindi niya alam kung bakit siya nasaktan ng ganon, alam naman niyang wala itong pakialam sa kanya, at ang bata lang sa sinapupunan niya ang concern nito, pero nasaktan pa rin siya sa sinabi nito. Hindi niya alam ang sagot sa tanong na bakit para din siyang nasaktan sa sinabi niya kay Amara,
Nakita niya ang sakit na dumaan sa mata nito sa sinabi niya, gusto niyang bawiin ang sinabi at lumapit dito para yakapin, pero hindi naman niya kayang gawin para siyang biglang naduwag. Totoong nag-alala siya dito kanina nang mawalan ito ng malay, lalo na nang abutin pa ito ng 2 oras na walang malay, kaya naman tumawag na siya sa OB nito para sabihin ang kalagayan nito, at nakahinga naman siya nang sabihin ng doktor na normal lamang iyon na mararanasan nito dahil sa paglilihi. Kailangan na niyang sabihin ang magiging agreement nila pag nailuwal na nito ang anak niya. Siguro kaya lang siya nag-alala ng sobra dito ay dahil sa kanyang anak, oo yun na lang ang paniniwalaan niya, ayaw na niyang guluhin pa ang kanyang isip. Lumabas siya ng bahay at sumakay sa kanyang kotse, ipapasundo na lang niya si Amara kay Erwin, dahil parang ayaw pa niya itong makaharap ngayon, pinaharurot niya ang kanyang kotse palabas ng...